mga ka-OFW na domestic helper na nasa abroad o mag-a-abroad pa. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang tawag nito yung gas rings o yung oven, yung gas rings dito. May gas rings dito na automatic, yung hindi na natin gagamitin ng pusporo. Yun, gas rings na de kuryente. O, de kuryente siya, pero may gasol. Yung kuryente, yun ang nagpapailaw kung sa ating pusporo. Kaya, ipapakita ko sa inyo ngayon. Tingnan nyo para matuto kayo kung paano gamitin ang gas rings dito sa abroad. Kasi sa atin, ordinary lang siya lang ginagamit natin eh. Kaya ipapakita ko sa inyo para dagdag kaalaman sa inyo sa pagtatrabaho ninyo, iwas problema. Kailangan magtrabaho tayo, alam natin kung ano mga gamit na naharap natin. Kung ano yan, paano gamitin. Okay? Ngayon, dalhin ko kayo sa kusina. Ito ang oven. Ituturo ko naman sa inyo. Malaki ang oven na ito. Oh. Ayan. Pag nagdi-drill, dito nila pinapasok yung mag-lilitson, kung cake, o ano ba dyan. Ito, ano siya? 2, 4, 6, 8. Ito siya, tsaka ito, ang pag-sip nito, dito na ang gamit niya na, ngayon, pag nagbubukas dito, pag nagluluto kayo, nagbubukas, ito siya, dito. Kaya makikita nyo naman pagbukas niya na, ano, kung saan siya na, ano, ang pagbukas niyan, dyan ito. Hmm. Tapos, isabay nyo ito. Kasi automatic yan. Oh. Dekorente yan. Mostly ginagamit yan, dekorente. Pero may gasol yan, ha? Hindi dekorente na ano. Dekorente yan pagbukas. Hindi gamitan ng posporo. Ayan, may gasol yan. Oo. Ang ano dyan. Ayan, pagbukas. Paano ba ito pag ano? Eh? Ang ito, ito, ipindutin nyo ito, pag magbukas kayo, isabay nyo. Ganyan, ha? Makita nyo ang, pag ano, isabay nyan siya, sabay. Ganyan. Oh, sabay, ikot, ha? Ito, pindutin nyo. Yung una, pagkasabon, sabay, ano, i-post nyo siya, tapos iikot nyo. Ay, ayan, nag-ilaw na siya. So, ngayon, pagpatay naman, parang iikot nyo lang siya, gano'n, balik po, patay na siya, gano'n. Hindi yan mag-ilaw pag hindi nyo, ano, kailangan pindutin ito, tatlo yan, ha. Pindutin ito ng una, pagpindot, tutulog yan, ganyan. Sa atin pa, parang lighter, eh. Pagpindot mo yan, isabay mo dito, idiin mo ito, iikot mo ng gano'n, bukas, mag-iilaw na yan, sisindi na siya, ganyan ang, ano yan. Hindi pwedeng ganun lang, ganun. Hindi mag-ilaw yan. Na kasi ito ang posporo niya. Yan ang posporo niya. Ang, ano yan. Kailangan na malaman nyo rin paano gamitin ito. Na kasi, may sign yan. Ito ang sa oven, may sign yan. Itong pula, it means, sa ibabaw na, ano yan, may, kung sa ating paang apoy, sa ibabaw ang apoy. Itong isa, sa baba ang apoy. Ayan. Ayan, dito sa oven na gamitin. Pag itong pindutin mo, isabay mo ito pindot, tapos ito, ganun ikot, ganyan. May oras yan, may timer, depende kung anong ilang oras ang luto mo. Ayan. Mag-iilaw sa baba lang. Pag gusto mo naman sa ibabaw, na pailawin para apoy, ito na naman ang pindutin mo. Tsaka pindutin mo ito. At ito. Apoy na si ibabaw. Ito, orasan. Ayan. Ilang oras bago man luto? Ilagay mo ba sa 5 minutes? 55 minutes? O 10 minutes? Ayan. May mga minutes yan siya. Yan, isisit mo. Pagdating sa oras, tutunog lang. Kring, kring. Ganun. Sa atin pa, tapos na. Ang set ng ano mo. Alam mo, pwede mo sa iwanan pag marinig mo na, yun na pala. Ayan, tandaan nyo. Kailangan natin malaman ito, lalo na pag tayo ay nagtatrabaho sa bahay.
Baka si minsan magtuturo sila isang bisis lang. Tapos hayaan ka na. Yung iba, hindi pa magturo. Kaya, yung trabaho natin, kailangan alam natin. Sana, mabigyan kayo ng anong ito na dagdag kaalaman. Ito ang sibabaw, ha? Yan, ito, matatanggal ito sa para sa usok. Yan, matanggal ito. Malinisan nyo, kailangan linisan. Yan ang exhaust niya, papunta sa labas. Diyan nag-ano yung ano, yung apoy pag nagluluto kayo. Oh, tandaan nyo yan. It's all about humanity.